Hi guys, welcome back to my YouTube channel and you're watching Mariela Alicia M. So for today's video, gagawa tayo ng adobong itlog na may tokwa. And if you're new here, please like and subscribe to my YouTube channel para ma-notify ka sa kada gawa natin na video. At ang mga kailangan nating ingredients ay itlog, 10 pieces yan. Pero kayo na bahala kung ilan. Onion, isang piraso. Tokwa, depende na rin sa inyo kung gaano kadami. Yan, patatas. Bell pepper. Garlic. Magic sarap, pero optional na lang yun. Siling green. Saging na saba. Soy sauce. Procedure. Sa paglalagay ng itlog, maglagay ng sapat na tubig upang maluto ang itlog. Hintayin kumulo ang tubig bago ilagay ang itlog para maayos ang pagkakaluto dito. At maghintay ng 15 minutes para maluto ang itlog at dumako muna tayo sa paghihiwa ng mga ibang ingredients. Garlic. Hiwain ng pino yung garlic. Kahit maliliit lang. Yan. Sa sibuyas, hiwain din siya ng maliliit. Yung tamang panggisa lang. Sa patatas, ganito lamang dapat ang paghihiwa. Ganyan lang siya. Hindi mo na siya hihiwain sa iba pa. At yun, dapat maglagay din tayo ng gulay sa ulam natin para maging masustansya pa rin yung pagkain natin. Saging, balatan natin yun. Tapos, hiwain natin sa ilang piraso ba ito? Yan, ganyan lang dapat. Kahit ilang hiwa lang, pwede na. Sa bell pepper, tanggalin lang natin yung tangkay, tapos hiwain natin sa gitna. Tanggalin natin yung buto at kung ano pang laman niya sa loob. At hiwain sa ilang piraso ang bell pepper. Ganun din sa siling green, hiwain lang ng pahalang. Ganyan lang. Yan. After 15 minutes, kumukulo na yung pinakuluan nating itlog at strainer lang natin para maalis yung mainit na tubig at kumuha sa ref ng malamig na tubig upang mabalatan natin nang hindi tayo napapasok. Tanggalin lang natin yung shell ng itlog para hindi masama sa ulam natin mamaya. So, kumuha ng malinis na kawali at lagyan ng mantika. Pipirituhin natin yung patatas at yung saging na hiniwa natin kanina. Balibalik na rin lang lahat ng patatas para maluto at hintayin maging golden brown. Pagkaluto, ilagay ito sa pinggan or lalagyan. Ayan na siya. At sunod na nating lutuin yung saging. Ganun dun yung gagawin guys. Gagawin lang natin golden brown. Hindi masyadong luto. Ganun. Crispy na rin naman siguro yan. At maglagay ulit ng mantika. Dun pa rin tayo magluluto. At isusunod na natin ang tokwa.
Antayin lang din maging golden brown at balik ta rin. Gawin nating crispy para masarap. At kung sa tingin mo tama na yung pagkakaluto sa tokwa, ilagay mo na ito sa pinggan or lalagyan at hihiwain na natin mamaya. Ayan. Hiwain lang sa apat yung isang tokwa para hindi siya masyadong maliit or malaki. Sakto lang siya. Pinagprituhan natin kanina, doon pa rin tayo magluluto. Lagyan lang din natin ulit ng mantika at igisa natin yung bawang at sibuyas. Sorry guys kung nasasalita lang ako dito, medyo naano na rin ako maglagay ng mga caption or mga procedure na gamit yung pagta-type lang. Mas pinili ko na lang yung magsalita sa video para hindi na ako masyadong mahirapan at mapabilis ko na rin yung pag-edit ng video at ma-upload ko na ito. Ang sunod na ilalagay ay yung tokwa kasama ng iginisa nating bawang at sibuyas. Antayin lang din natin siyang maging crispy dyan. Pag satisfied ka na sa pagkakaluto ng tokwa ulit, maglagay ka na ng toyo. Igisa-gisa mo lang to para masipsip din ang tokwa yung toyo. Pagka kumulo-kulo na yung toyo, lagyan na natin ng suka para maging balance lang yung asim at yung alat ng sauce natin. Tapos nun, ilagay na rin natin yung bell pepper at yung sealing green para maluto na rin siya. Tapos, igisa-gisa lang. Antayin natin na lumapot ng konti yung sauce natin. Hindi siya masyadong basa. Tapos, lagyan natin ng paminta. Pamintang durog yung ginamit namin. So, yan. Nalumaluin lang. Maglagay na rin tayo ng pampasarap at yung ginamit namin yung magic sarap. Yan. Gisa-gisayin lang natin para mas masipsip ng tokwa yung toyo or yung sauce na yun lagay natin. Tapos maglagay din ng asukal para mas lumapot yung sauce natin. Tsaka mas manamis-namis yung lasa nyan. Sarap po. Kung satisfied ka na sa pagkakaluto ng sealing green at ng bell pepper, ilagay mo na yung itlog para ma-absorb na rin yung sauce or yung toyo na nilagay natin. Yan, pakuluan lang natin kasama yung itlog. Yan. Haluhaluin natin. Pero di natin na masyadong patatagalan kasi luto na rin naman yung itlog. Pakulukuluan lang natin yan at tapos na ang adobong itlog na may tokwa. Itong dish na to guys, perfecto sa enhanced community quarantine para makatipid din tayo sa pagkain. Kailangan lang ng itlog at tokwa para maging masarap yung ulam natin kahit hindi ganun kamahal. So yun lang guys, please like and subscribe. Bye!